maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Walang patid ang ating balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi po, makakasama natin ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan! Maraming salamat, Mel. Arestado ang apat na miyembro umano ng Gapos Gang na nambiktima sa isang pamilya sa Mandaluyong. Ang hinala, kasabwat sa krimen, ang kasambahay ng pamilya. Si Haji Rieta naka-alerto, 24. Todong ang galit ng ginang na ito nang muling makaharap ang mga lalaking umano'y gumapos sa kanila. Ang anak naman niyang lalaki, hindi na napigilan ng sarili at sinugod pa ang isa sa mga sospek. Tumanggi ang mga biktima na ipakita ang kanilang mukha pati ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Nasa loob sila ng kanilang bahay sa Barangay Zaniga nang pinasok umano sila ng apat na miyembro ng Gapos Gang pasado las 9 kagabi. Nagulat daw sila at hindi na nakapalag dahil armadong apat na lalaki ng kalibre 38 at kalibre 45 na baril, balisong at kutsilyo at tinutukan na sila. Sa ulo, sa mukha, lahat talagang tinutukan ako ng baril. Kahit nga nung nagtatali siya sa akin ang baril niya nakaganito kasi isang kamay naman papulupot ng pulupot sa kanya eh. Natigilan siya sa paghawak ng baril nung ang aking kamay at bibig ay may tali na yung kamay ko at yung aking bibig ay may tape na. Mangiyak-ngiyak pa ang babaeng ito sa pagsasalaysay. Tila bangungot daw ang dinanas nila ng mga oras na iyon. Kinakalatkad po nila ako saka yung anak ko na turo ko daw po sa kanila yung fire exit. Tapos sabi ko, hindi ko po talaga alam yung fire exit dito. Huwag niyo po akong saktan. Kunin niyo na lang po kahit ano kong gamit dito. Tapos po nung umiyak po yung anak ko, sabi patayimikin ko daw po. Tapos kutsilyo na naman po yung tinutok sa amin. Ang ilang barangay Tano de Romoronda ng mga oras na iyon, napansin ang kakaibang nangyayari sa nasabing bahay. May naginig kami sumisigaw, sir, mga babae at bata. Ngayon, pagpasok namin sa loob, may tumakbo, sir, dalawa, lalaki. Papasok ng bahay. Ngayon, nung sinunda namin, tumakbo na yung mga bata palabas. Sir, pagpasok naman namin ng babang bahay, yung isang lalaki na agapos na, pababa na hagdan, nakabusal, yun na, sir, tas yung apat na suspect umakyat sa taas, sir. Nagkaguna ng habulan, dumaan sila sa likod, tas hanggang sa naingkwento na namin sa may piku, sa may kaabangan ng piku, sir, doon namin nahuli, sir, yung dalawa. Hinala ng ginang ang isang linggo na nilang babaeng kasambahay at kasabwat ng mga suspect dahil umano sa mga palitan ng mensahe sa nakuhang cellphone ng isang suspect. Definitely ang kasabwat yung katulong namin. Meron kaming maid na isang linggo pa lang sa amin. Yun yung kasabwat nila kasi nakita ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin yun yung tumulong na nagtawag ng tulong para sa amin ng mga barangay. Kasi napansin niya, paglabas ng maid na may daladalang basura, meron agad tatlong lalaki na pumasok. Nailarawan naman ang nasabing kasambahay at ayon sa artist sketch ng PNP Mandaluyong, tinatayang may taas ito ng 5'2", bungi, payat ang pangangatawan, maputi, kulot ang buhok, lubog ang mga mata at malalim ang mga pisngi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing krimen. Ang mga sospek na sa kustudiya na ng pulisya. Tumawag lang sa hotline ng Mandaluyong Pulis sa numerong 571-6004 sa mga kakakita sa nawawalang babaeng kasambahay. Haji Rieta, nakatutok, 24 oras.